Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Chapter 6. Masyado ng old-fashioned ang mga bulaklak. Katwiran ni Victor pagkalipas ng 5 araw habang nasa board meeting siya sa Makati. Meron pang natitirang 5 oras bago matapos ang trabaho niya sa araw na yun. Naiinip na napasulyap ulit siya sa wall clock. Ang isip niya naglalakbay kay Bea na nakasuot ng lingerie sa kanyang kama. Mabilis niyang iwinaksi sa kanyang isip ang bagay na yun. Hindi tulad ng mga nakarelasyon niya nun. Alam niyang iba ang iisipin ni Bea kapag binigyan niya to ng ganong regalo. What am I? Your little sexy toy? Parang narinig na niyang sasabihin ito. Chocolate? Boring. Predictable. Hindi niya maalala kung kailan pang huling panahon na nag-isip siya ng ganon kalalim. Para lang sa isang bagay. Ano ba ang kailangan nito? Mga damit? Pero baka hindi rin gustuhin ni Bea na bilhan niya to ng mga damit. Nagtagi sa mga bagang ni Victor. She would just have to put up with me. Nang araw ding yun, napagdesisyon na ni Bea na pasyalan ang kanyang ama. Lagi itong nasa bahay at nagbabasa ng dyaryo sa umaga tuwing Sabado. Fear of rejection, nerves and guilt had kept her from the door of her former family home. Nagkaroon ng maraming artikulo sa mga pahayagan tungkol sa kanyang kaso at inilagdulot ng sobrang kahihiyan sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang ama na nagtatrabaho para kay Victor at miyembro ng accounting team. Naging abala rin siya nung nakaraang linggo sa pag-organisa ng party at maayos naman ang lahat. Sinubukan din niyang hindi ganong isipin si Victor habang nagtatrabaho siya. Isa pa, hindi na rin aabot ng 1 linggo ay aalis na siya at matatapos na rin ang kanilang affair. Pilit niya kinukumbinsi ang kanyang sarili na hindi siya masasaktan. Pero ngayon pa lang ay nanginginig na ang kanyang mga kamay na may hawak na 1 tasang kape. Inaamin naman ni Bea sa kanyang sarili na kahit paano ay napalapit na rin siya kay Victor. Palagi siya nitong pinipilit na lumabas para kumain at mamasyal. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahil ang alam niya ay sinisikap din itong maitago ang tungkol sa namamagitan sa kanilang dalawa. Silang dalawa ni Victor? Sex lang yun. Yun ang lagi niyang sinasabi sa sarili tuwing kasama niyang binata. He could not keep his hands off her. But to be honest, she could not keep her hands off him. At ang katotohanan ng sandali na lamang sila magkakasama ang siyang tila lalong nagpapatindi ng pagiging malapit nila sa isa't isa. Bawat minuto ay magkasama sila kapag nasa bahay ang binata at kahit nagtatrabaho ito tuwing Sabado ay napapaagan ang pag-uwi nito. Araw-araw sila nag-aaway pero nagkakaayos din bago matapos ang araw at palagi na itong tumatabi sa kanya tuwing gabi. Pinipilit din siya nitong gumising ng maaga para sabay silang mag-almusal at sumisigaw para tawagin siya kapag hindi agad siya nakita nito pag-uwi galing trabaho. Alam niyang gusto rin siya ni Victor at tag-aalala ito sa kapakanan niya. Pero maliban sa mapusok na pagtatalik na nagaganap sa tuwing magkalapit sila, ganun lang yun. Sa 6 na araw na nalalabi sa pagsasama nila, naniniwala siya na nakokontrol na niyang sariling emosyon sa nalalapit na paghihiwalay nila. Ang kawalan niya ng kontrol sa pagnanasa kay Victor noon ang naghatid sa kanya sa trahedya at mas matalino na siya ngayon. Piniling maglakad ni Bea bagaman may 2 milya ang layo ng mansyon mula sa tahanan ng kanyang pamilya. Inutusan si David na mag-provide ng kotse at driver para sa pag-aasikaso niya ng mga kakailangan niya sa party. Pero ayaw niyang may makakita pa kung paano siya tanggihan ng kanyang pamilya. Suot ang damit na talagang pinaghandaan niya, inihanda niyang sarili at pinindot ang doorbell. Nagulat si Bea nang hindi niya nakilala ang babaeng nagbukas ng pinto.
at bigla niyang naitanong sa sarili. Kung lumipat na kaya ng tahanan ng kanyang ama nang mamatay ang nanay niya. Si Mr. Tom, manalastas po ang hinahanap ko. Wika niya sa may kuedad ng babae. Lumipat na po ba siya? Ako ang asawa niya, Iha. Ano pangalan mo at sasabihin ko sa kanya? Sagot ng babae. Nalaki ang mga mata ni Bea habang pilit na itinatago ang pagkagulat sa narinig. Ako po si Bea, ang bunsong anak niya. Oh, nawala ang ngiti sa mga labi ng babae at mabilis tong lumingon para tawagin ang hinahanap niya. Nandito si Bea! Lumabas mula sa kusina ang kanyang ama. Ako nang bahala rito, Janet. Pumasok ka na, Bea. Dinala siya ng kanyang ama sa dining room at naupo sa silyang malayo sa kanya. Hindi ko na to patatagalin pa para sa kapakanan nating dalawa. Hindi ako ang iyong ama at wala akong obligasyon sa iyo. Hindi ikaw ang ama ko? Gulantang na ulit ni Bea sa sinabi nito. Anong sinasabi mo? Inilihim namin niya nung nabubuhay pa ang nanay mo. Pero ngayon nawala ng dahilan para patuloy pang itago yun. Tila nasisihan pang wika nito. Alam ng asawa ko at mga half-sister mo ang tungkol diyan. Pumake up ng lalaki ang nanay mo isang gabi at nabuntis siya. Hindi ko kilala kung sino man ang lalaking yun. At hindi rin nakilala ng iyong ina dahil as usual, lasing siya nun. Pumikap ng lalaki? Pakiramdam ni Bea ay may humalukay sa kanyang sikmura. Bakit man pakinggan? Pero wala na ako ron. Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Ipina-DNA test ka na nung 7 years old ka pa lang. At doon ko napatunayan na hindi talaga kita anak. Pero bakit hindi kayo nagpa-anal? Ano pa bang magagawa ng annulment? Lasinga siya at meron akong dalawang anak na babaeng hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa kanya. At may trabaho ako. Ayoko rin pinag-uusapan ako ng mga tao. Sinubukan kong isalba ang kasal namin kahit nandyan ka na. Disenteng lalaki ako. Pinakain at dinamitan kita. Ginawa ko ang lahat ng dapat asahan sa tunay na ama. Hindi. Hindi mo ginawa. Hindi mo ako gusto. At paano kita magugustuhan? Isang bastada na hindi kilala ang ama at umaaktong anak ko? Ang hirap tanggapin nun. At napilitan akong magpanggap pero may responsibilidad ako sa nanay mo dahil pinakasalan ko siya. Wala nang ibang mag-aalaga sa kanya at kailangan ko pang isipin ang mga pangangailangan ni Jean at Bella. Ginawa ko ang lahat para sa iyo pero sobra-sobra ang mga yun kaysa sa karapat-dapat sa nanay mo. Nagbukas ng pinto sa likuran si Bea. Tama na, Tom. Hindi naman kasalanan ng bata kung ano nangyari sa'yo. Wika na pambabaeng tinig. Si Janet yun, ang stepmother niya. Hindi pala. Wala pala siyang koneksyon sa dalawang taong nasa harap niya. Parang sinutok ang ulo ni Bea sa realisasyong yun. Kailangan ko nung umalis. Nagbalik naman si Victor sa kanyang mansyon sakay ng helicopter at pinagbili na ng piloto na babalik din agad siya sa Makati sa oras ding yun bago naglakad mula sa helipad patungo sa front door. Nakita niya rin si David at napasimangot. Alam mo ba kung nasan si Bea? Susundin ko dapat siya ng alauna pero lumabas yata siya at nakalimutan ng may lakad siya. Wika nito. Saan ba kayo dapat pupunta? Pupunta sana kami sa plantasyon ng subdivision para mamili ng Christmas tree. At umasa akong makasama siyang mananghalian. Nakangiting sagot nito. Noon lang napagtanto ni Victor na inililihim pa rin ni Bea ang tungkol sa kanilang dalawa. Huminga siya ng malalim. Ako na lang ang sasama sa pagpili ng Christmas tree sa kanya bukas. Napasimangot si David pero tumango pa rin to. Pakisabi na lang sa kanya na pasensya na dahil hindi ko siya naabutan. Masigit pa rin ang hihingi mo ng pasensya kung naabutan mo siya. Nagtatagi sa mga bagang na naisip ni Victor. Meron talaga mga pagkakataon na nainiinis siya kay Bea
at ganoon ang nararamdaman niya ngayon. May gusto ba ang dalaga kay David? Yun ba ang dahilan kung bakit hindi nito na-acknowledge ang relasyon nila? Ang mga babaeng nakasama niya ay pinagmamalaki pa talaga na nakasiping na niya ang mga ito sa kama. Pero hindi ganito si Bea. Hindi siya nito itinatali sa liig at naglagi ito ng hangganan. Sino man ay namang hapa na inibitahang makasama ito sa kama? Hindi pa to kailanman nagtanong kung anong oras siya uuwi. Hindi rin siya tinatawagan nito o kahit text man lang. Lumabas yan ng mansyon noong umaga at di man lang nito malalaman kung bigla siyang namatay. Pero yun din ang dahilan kung bakit naging perpekto ang dalaga para sa lalaking gaya niya. No demands, no avaricious streak, no hidden agenda. What you saw was what you got with Bea. And Victor knew how rare a quality that was. Nahagip na paningin niya ang pagkilo sa driveway at napagtanto niya si Bea yon. Bea! Bati niya rito. Napaangat na tingin si Bea at napakurap sa pagkagulat. Oras na ba? Hindi naman siguro't umuwi ng maliwanag pa. Parang vampira kasi ang lalaki na available lang tuwing gabi. Napakagwapo talaga nito. Pinigili Bea ang sarili na hawakan si Victor. Kung kaya nito maging kalmado lang, masigit pa rin ang kaya niya. Ngitian siya ng maluwang ni Victor. Magsha-shopping tayo. Napakurap siya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Victor at wala rin siyang gana na magtanong dito. Tila napakalayo ng lahat ng bagay sa paligid niya at alimoy may isang salamina na mamagitan sa kanila. At dahil narito ka na, umalis na tayo ngayon. Wika ni Victor. Bumaba ito at hinawakan ng kamay niya. Pinalis niya ang kamay nito. Huwag. Baka may makakita. It's not like I'm trying to shag you on the front lawn. Don't be crude. Natigilan nito at ikinulong siya sa mga bisig. Anong ginagawa mo? Binuhat siya nito at hinalikan. He rocked against her nang biglang maaalala ni Bea. Nakitang-kita sila mula sa mga bintana ng mansyon at kumawala siya rito. No! Ayoko may makakita sa atin na ginagawa to. Malapit na sila sa helicopter kaya hindi na lang pinansin ni Victor ang ikinilos ni Bea. Saan tayo pupunta? Tanong ng dalaga. Sa Makati. Magsha-shopping. Sakay ng helicopter? Para mas marami tayong oras. Wala akong gana. Birthday mo na bukas and this is my treat. Pahayag ni Victor. Mukhang ibibili siya dito ng regalo. At kung ginagawa nito iyon para sa kanya, hindi niya dapat ito pahirapan pa. May problema ba? Napakatahimik mo. Punan ni Victor habang inaayos ang seatbelt niya. Pilit naman nang umiti si Bea. Wala namang problema. The helicopter rose noisily in the air. Walang makakapilit kay Ben ay pahayag na nalaman niya tungkol kay Toma na lastas. Maliban sa nakakainis sa katotohanan na nagtatrabaho pa rin ito sa isang kumpanya ni Victor. Hindi rin nakma na sabihin niya ang isang napakasensitibong bagay at masakit na katotohanan. Gayong casual na relasyon lamang ang meron sila ng binata. Pero ang mag-shopping? Strange. Ang alam niya hindi mahilig mag-shopping ang mga kalalakihan. Pero mabuti na rin yun para kahit paano, hindi muna niya maisip ang mga malulungkot na bagay. Ayon sa request ni Victor, ay pinapasok sila sa isang kwartong may mga upuan. Nangako rin ang grupo na nag-assist sa kanila na dadalhin sila ng isang tsasang kape. Inilalayan ni Victor si Bea na kaupo as if she were a sleepwalker. Umuha siya ng tissue mula sa box at inaabot sa dalaga. Ano bang nangyari? Pinunasan ni Bea ng tissue ang kanyang mukha at mga mata. Wala, pasensya ka na. No, ako ang dapat humingi ng tawa dahil pinilit kitang pumunta kahit halatang may problema ka. Isang treat dapat to, hindi parang endurance test na magpapabalisa sa'yo. Sorry talaga,
Nakakahiya sa iyo na umakto ako ng ganitong habang kasama ka. Buti hindi mo pa ako iniwan. Iniangat ni Victor ang kanyang mukha. Ganun na ba kasama ang tingin mo sa akin? Inaamin ko nagpanik ako. Pero hanggang doon lang yun. Napatitik si Bea sa mga mata nitong nagtatanong. Alam niyang hindi gusto ni Victor na may hindi ito alam. Hindi ito isang bahagi na gustong mapag-usapan. Pero okay na ako. Napuno lang ng husto yung dibdib ko kaya hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Buntis ka ba? Biglang tanong ni Victor. Napahalakak naman si Bea. Mukhang iyon ang pinakakatakutan nito. Hindi no? Isang linggo pa lang tayo magkasama, paano naman ako bubuntis? At paano ko rin malalaman yun? Halos bulong ng salita ni Bea dahil may kumatok sa pinto. Nangyayari yun, sagot ni Victor. Tumayo ito at binuksan ang pinto sa kakinuha ang kape. Inilapag nito ang mga kape sa mesa sa tabi niya. Nag-iingat naman tayo. Hindi yun ang problema. Malumanay na wika niya habang sumisimsim ng kape. Eh ano nga ang problema mo? Walang kinalaman yun sa iyo o sa ating dalawa. And I'm getting over it already. Wika niya habang pinupunasan ng mga mata. Kita mo na, I'm absolutely fine. You're anything but fine. Pagkontra ni Victor. Hindi ka pa rin okay. Tapusin na natin to nang makauwi na pero huwag mong isipin na tapos na ang usapan na to ah. Kailangan ko malaman kung ano ang problema. Wala tayong ganong klase ng relasyon. Ano bang klase ng relasyon ang meron tayo? Fun. Casual. I can handle problems. Hindi mo kayang i-handle lang isang to. At bakit mo naman gugustuhin? Parang kanta ng ni Bea. Hindi to romance of the century, hindi rin seryoso o kahit ano pa. Naglapat ng mariin ang mga labi ni Victor. At ngayon, na-offend ka dahil hindi ko dapat maging ganito kapranka? Baka gusto mo na rin magpaalam sa akin ngayon din. Galit na sabi ni Bea. Dahil naman doon ay tila nagliyab ang mga mata ni Victor. What's the matter with you? Pinapakawala na kita. Shut up! Ano sabi mo? Zip it! Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung anong gagawin natin. Tatapusin na natin ang pagsishopping at uuwi na tayo. Ibinuka ni Bea ang bibig para maglabas uli ng galit kay Victor. Pero bigla niyang napagtanto na ipinapahayag na pala niyang nararamdaman patungkol sa nalalapit na paghihiwalay nila ng binata. The threat of separation from Victor's managed to flood with such appalling fear. Ihahatid na kita sa mansion pagkatapos natin dito. Uwi ka nito. Nang mapasulyap si Bea sa salamin, ay bigla siyang nahiya sa sarili. Dahil mukha siyang isang marungis na teenager sa halip na maayos sa dalaga sa suot niyang jeans at jacket. Pinagmas na naman ni Victor mula sa malayo si Bea. Ano ba ang nangyayari dito? Iniisip niya kung magagawa ba niya itong unawain? At bakit niya ito gugustuhin pang maunawaan samantalang madalas naman siyang umaalis sa isang relasyon kapag nagiging komplikado na ang lahat. Pumasok si Bea sa isang fitting room dala ang ilang mga damit. Nang lumabas ito, hindi lamang siyang napalingon dito. Nakasuot ito ng dress na hapit sa katawan. Bolero at high heels. Am I allowed to jump you in the limo? Natawa naman si Bea. She knew she looked good. Wala siyang kaidi-idea na pwede pala siyang magmukhang maayos kung madadamitan siya ng bagong kasuotan. Kailangan niya pasalamatan si Victor at ang tumulong na sales lady sa kanya dahil wala siyang kalam-alam sa pagpili ng magagandang damit. No, sagot niya kay Victor habang pilit na iwinawak siya sa isip ang mga alaala ng kanyang kabataan. Pati na rin ang alaala ni Natoma na lastas at ng kanyang ina. Kalilimutan na niya ang mga yun. Paglabas ng butik, ay inakbayan siya ni Victor. Ang kanilang mga pinamili ay nauna ng inaihatid sa sasakyan nilang limousine. Biglang napalingon si Victor nang may tumawag sa pangalan nito. Walang babalang minag-flash sa camera at ngitian sila ng isang lalaki.
bago itutuloy ang nawala sa gitna ng mga taong naglalakad. Bakit niya tayo gustong kunin ang litrato? Tanong ni Bea habang tinutulungan siyang makaakyat ni Victor sa sasakyan. Baka media yun, sagot ni Victor. Hindi ko maisip bakit gusto niya tayong kunin ang picture. Alam niya ang pangalan mo. Sanay ka na siguro sa ganun. Sa business paper lang naman o kapag may kasama akong celebrity. Kumunot ang noo ni Victor. Napaka-pribado kong tao. Hindi ko alam kung anong magiging interes sa akin ng lalaking yon. Imposible naman ako. Napakaganda mo naman talaga. Nag-iisip naman ang sagot ni Victor. Nag-init ang mga pisingi ni Bea at biglang na-conscious sa sarili. Saan na tayo pupunta ngayon? Napakaganda mo. Sasabihin ko yan ang paulit-ulit hanggang sa maniwala ka. Hindi niya ito pinansin. Nakarinig na ang dalaga ng ilang mga papuri sa kanya. Pero hindi niya alam kung paano sagutin ang mga iyon. At dito muna po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 7 ng kwentong The Secret Feelings to My Billionaire Boss. Pero bago tayo magtapos, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!